So, what's up sa inyo, guys? So, ngayon, guys, tuturo ko sa inyo kung paano ko gumagawa ng skin tone kagaya nung kay Jenny, Daniel, at Jokes. So, tara, start na natin. Guys, ito pala yung gagamitin natin. Gamit tayo ng charcoal, graphite, mga eraser, at saka brushes. More on brush gagamitin natin dito, guys. Kaya yung mga graphite natin, di natin gaano magagamit yan mamaya. So, ayun ga. Tara. So, ayun, guys. Una, guys, nag-sketch ako ng circle, guys, para sa gagawin natin skin tone. Kasi maganda yung circle, guys, para ma-demo ko sa inyo kung saan yung light, dark, mid-tone, tas yung shadow. So, ayan, guys, sketch ko muna. Nod lang kayo, guys, ha. So, ayan, guys, pagkatapos kong i-sketch, guys, ha, gumamit ako ng malaki na brush. Yung makeup brush gamit ko dyan, guys. Guys, yung brush na yun, guys, hindi ko pa dinidip yan sa charcoal, kaya ayun tanyo. Parang kukunti lang yung laman niya. So, ayan, guys, kailangan kapag magdadrawing kayo, alam niyo yung mga highlights, dark, mid-tone, shadow. Yung mga yun, guys, importante tuwing nag-skin tone ka, kasi yun yung susunda mo na pattern para ma-achieve yung maganda na skin tone, para alam mo kung ano yung i-shade mo mamaya. So, ayun, guys, gumamit ulit ako ng malaki na brush. Burnish ko ulit yung buong circle, guys, para magkaroon tayo ng base. Guys, gumamit ako ng round brush, yung medyo maliit naman. Ayan, guys, nag-shade na ako ng dark part. Guys, yung brush na yun, guys, hindi ko pa yung dinidip sa charcoal powder. Gumamit ulit ako ng malaki na brush dito, guys, para yung mga dark part na shade natin gagawin is ikakalat lang natin, guys. Parang ganyan sa ginagawa ko, guys. Kinakalat ko lang yung ginawa nating dark part kaganyan sa mga area na hindi pa natin na-shade. Shade nyo lang, guys. Tapos dapat pala, guys, yung pag-shade nyo, guys, ganan nyo lang yung kamay nyo, guys, ha. Huwag yung didinan. Hayaan nyo yung bigat na ang brush yung mapunta dun sa papel, guys. Kapag dinidinan nyo kasi yan, guys, masyadong didikit yung charcoal, guys, kaya hindi siya magiging smooth yung kakalabas niya, guys. Ayun, guys, oh, diba nagbrush tayo kagarina na nagfade yung ginawa nating outline, kaya inulit ko lang ulit yung mga outline natin. This time, guys, yung brush na yun, guys, dinip ko na siya sa charcoal powder, guys, para maging dirt na yung area na yan, guys. Ayun, brush lang, guys. Tas huwag nyo ibabrush yung nasa highlights, guys. Hayaan nyo lang yung, guys, ang kapag magbabrush kayo ng mga nasa highlights, guys, gagamitin yung, guys, yung malaki na brush, guys. Katulad ng ginagawa ko ganina, guys, para kapag ginagamit ko yung malaki na brush, guys, binabrush ko din yung sa part ng highlights, guys. So, ayun, guys, oh, gumamit ako ng kneaded eraser para erasin yung mga sumobra na charcoal. Pagkatapos kong erasin yung mga sumobra na charcoal, guys, na outline ulit ako, guys, para makita natin yung outline natin kasi lumalabo na siya. This time, guys, dinidinan ko na yung pag-brush dyan, guys, para maging dark na siya.
pala guys, tuwing nagbrush kayo ng dark part guys, i-blend nyo palagi siya guys, kagaya ng guys. Diba, nag-brush ako ganina sa dark part. Gumamit na naman ako ng malaki na brush guys para i-blend siya sa ibang area guys. Para maging smooth siya guys. Yan guys, nag-start na ako sa shadow guys. Yan guys, binrush ko muna siya guys bago ako maglagay ng charcoal pencil guys, kasi para mag-smooth siya guys. Kapag charcoal pencil kagad kasi inuna niyo diyan guys, para magiging rough yung itsura niya guys. Kaya tingnan niyo guys, naglagay muna ako ng charcoal powder bago ako naglagay ng charcoal pencil. Tas ibabrush ko na lang siya guys. Ayun guys, nakatatlong layer ako dyan ng charcoal pencil guys para ma-achieve yung dark talaga na part. Inulit-ulit ko lang yung paglagay ng charcoal pencil kagaya na nasa video guys na napapanood nyo guys ng tatlong beses para makuha yung pinaka-dark na part ng charcoal pencil. Tapos ibabrush mo guys. Guys, yung brush mo pala guys, kapag nagbabrush ka ng charcoal pencil ulit guys, kailangan mo talaga na may laman ng charcoal powder yung ibabrush mo na charcoal pencil. So ayun guys, ginamit ko dyan yung kneaded eraser, tapos yung ordinary eraser guys na pang erase sa mga sumobra na charcoal natin. Kasi yung kneaded eraser guys, minsan guys yung mga masyadong dirt na part guys, hindi niya kayang erasein, kaya ang ginagamit ko yung ordinary eraser kasi mas matigas yun kaysa dun sa kneaded eraser. Malambot lang kasi kneaded eraser guys. Tingnan nyo guys, pansinin nyo sa video guys. So palagi kong kapag gumagamit ako ng malaki na brush guys, sineshade ko right guys, pati yung highlights guys sinasama ko guys, kasi yung mga karamihan guys tuwing nagsishading sila guys, hindi nila sinasama yung highlights guys. Guys, ako guys, kapag nagsishade ako guys, sinasama ko yung highlights guys. Pero ano guys, walang charcoal yung ano na yun, yung brush na yun guys, yung malaki na brush na yun guys. Kaya parang unti lang yung nalalagay dun sa highlights. Ayun guys, nagda-dark na naman ako guys. Yan guys, this time guys, niladamihan ko na yung charcoal na nilalagay ko dun sa brush ko. Pero saktong dami lang guys, hindi yung talagang madami guys ha. Tapos ganun lang guys, brush, erase, tapos brush lang guys. Basta guys, huwag nyo ganun didi na yung pagbabrush nyo guys. Katamtaman lang guys ha, huwag nyong didi na yung camera, hindi nyo talaga ma-achieve yung smooth na skin tone kapag dinidinan nyo yung pagbrush nyo. Gumamit ako ng 8B dito guys para i-dark yung outline ng shadow guys. Ginamit ko yung kneaded eraser guys para sa highlights guys. Guys, kapag nagagamit ka ng kneaded eraser guys para sa highlights, huwag nyo ganun didinan guys, dampi-dampi nyo lang guys. Ayan nyo yung bigat ng kneaded eraser yung dumampi dun guys. Tapos ayun guys, so bago nyo pala i-erase guys, i-ano nyo muna sa daliri nyo guys, yung parang alisin nyo muna yung parang pagka oily nya guys bago nyo ano, para unti lang yung sumama dun sa kneaded eraser guys, para hindi siya masyadong light ganun, parang hindi siya masyadong hindi niya ganun nakukuha lahat ng charcoal sa drawing. Tapos ayun guys, so nagdagdag ulit ako guys kasi parang tingin ko hindi okay yung shadow ko, kaya inayos ko.
So ayun guys, panoodin nyo lang guys. Paulit-ulit lang naman yung ginagawa ko dyan guys eh. Magbabrush ako, tapos kapag may sumobra na mga charcoal sa outline, ayun, ini-erase ko lang siya guys. Paulit-ulit lang, brush erase, ganun guys. Yun lang guys, sana makatulong sa inyong video na to guys. Basta lagi nyo lang tatandaan guys, kapag mag-apply kayo ng charcoal guys, huwag nyo i-direct yung charcoal sa papel. Make sure na ipahid nyo muna sa ibang papel bago nyo ipahid dun sa drawing nyo. Tapos dapat maging malinis kayo guys, erase nyo yung mga dumi, ganun guys, para makuha yung malinis na skin tone guys. Ayun guys, sana makatulong sa inyo guys itong video na to guys. Marami kasi nagtatanong sa inyo kung paano ko ginagawin ganito guys, tapos paano ko nadodrawing smooth na skin tone. Yun lang guys, salamat sa panonood nyo guys. Guys, sana makatulong talaga itong video na ito guys. Pa-subscribe naman guys. Baka kasi magpa free for take tayo, kaya mag-subscribe ka na. Yun lang guys, hanggang sa susunod ulit na video. Bye and peace!